welcome to Fun Fun Chang Ami. Be Fun Fun Chang A all day, every day. Hello mga subscribers! Kamusta kayo? Maraming salamat. Sorry naman, medyo paos ang Chang Ami nyo dahil nag-date kami ni Dada. Nanood kami ng concert ng Maroon 5. Sobrang sexy niyang si Adam. Sabi ko nga kay Papa Carlo, bibili ko siya ng ganung sando. Oh, anyway, for this vlog, nako, masayang-masaya ako na isha-share sa inyo itong mga little achievements ng aking mga boys. Sobra naman akong na-happy kasi alam nyo, nowadays, with the digital world, na dami nga pwede palang makakita ng mga accounts ng ating mga anak sa social media. Abang-abang lang kayo dahil mamaya meron tayong makakausap na isang tech expert at bibigyan niya tayo ng mga tips kung paano natin pwedeng maging safe ang digital world sa ating mga anak. So I'm sure yung mga nanay na hindi po techie dyan, kagaya ko, sabay-sabay tayong matututo dito sa vlog na to. Alam nyo naman, si Kuya Adi, college na. So, pag college boy, iba na ang life, iba na rin ang mga pinagagawa. Si Kyle at si Seiya ay nakakatuwa dahil this year, natuto silang magbisikleta nang walang training wheels. Naalala nyo nung Pasko, di ba? Niregaluhan namin sila pareho ng bisikleta. Naalala ko nung bata ako, BMX yung bisikleta namin noon eh. Ang dami kong peklat dito sa legs, dyan, sa tuhod. Kasi natuto akong magbike nang ako lang sa bangketa. Sino makaka-relate dyan? Di ba yung isang paa mo na sa bangketa, tapos nagbabalance ka, tapos natututo ka hanggang sa pagpaliko na yung bangketa na ganun, hihiwalay ka, tapos kaya mo nang magbike on your own, di ba? Eh yung mga anak ko, ganun din ang ginawa. Natuto silang magbisikleta ng sarili lang nila. Yun, marunong ka naman pala eh. Basta mabagal lang, pero do not choose the brake. Do not choose the brake. Isang beses lang ata tinuruan ni Carlo si Kyle, sinamahan. Tapos si Seiya ganun din. Tapos yung mga sumunod na araw, natuto na silang magbisikleta. Para turuan tayo kung paano maging kids friendly at safe ang ating mga gadgets. Kasama natin ang aking bagong kaibigan. Kailangan maging kaibigan nyo rin siya. Siya po ang tinatawag na Tech Pinas, Mr. Mark Macana. Hi, Mark! Hi, everyone! Chang, maraming salamat for inviting me. Oy, naku, thank salamat you! Salamat sa pagkitiwala mo sa akin. Oo, thank you. Dahil lagi rin po namin siyang guest sa DZMM, wala siyang choice nung inimbitahan ko siya. Sabi ko, kailangan turuan mo kami. Ang dami ng gadgets ngayon, may Android, may Apple. Kaya naman mga nanay at mga tatay na ka-Fun Fun Chang Ami namin, eto na. For this episode, tuturuan namin kayo kung paano ayusin yung settings, Facebook man yan or YouTube, step by step, para hindi tayo, naku mga nanay, bigla na lang magugulat, may mga kaganapan na pala. Very techy na ang mga bata kayo. So, ang maganda talaga niyan, yung mga magulang, maging kasing techie rin ang mga anak nila. Totally, yes. It doesn't take a lot naman to learn the internet eh. Di ba? Yes. Kadalasan, you just need a browser, di ba? Chang Ami, Chrome browser, or sa phone mo, just install applications. Unti-unti matututunan mo yan. Wala namang bagay na hindi matututunan kung pagtutuunan, yes, ng pansin.
Dito na muna tayo sa ating Facebook. Yes. Facebook. So anong una nating kailangan gawin sa privacy settings? Just click on this arrow pointing down sa pinakagilid, then go to your settings. Mm-hmm. Ngayon, pag nasa settings ka na, pupunta ka sa privacy settings. Privacy, ayan. Privacy settings. Okay. Ngayon dito sa privacy settings, dito mo kasi makikita kung sino-sino ba yung mga pwedeng makakita sa mga post mo. Gawin mo na lang yung friends natin. Lang. Yung mga na-add mo na. Yung mga na-add mo na. And then, ito naman yung finally, can you be searched using this search? Ito kasi yung search engine. Search engine natin nandito. Pwede ka bang ma-search or hindi? Dapat no ang nakalagay. Oh, i-no na lang din yun. Okay. Dito naman sa bandang taas, ito yung para sa mga activities mo. Every time mag-a-update ka ng Facebook post mo using your photos or maybe your status updates, so who can see it? Dito masiset mo na yung default settings. Uh-oh. So dito kadalasan kasi naka-public to, Chang eh. Oh, yun so yung mga titas of Manila, hindi nila alam lahat ng tao nakikita na. Naka-public na yung lahat ng photos mo, naka-public na. Dito, matutweak mo siya, pwede mo siyang gawing friends only. Lang. Or kung gusto mo naman na parang bookmark type yung mga post mo, na parang para sa'yo lang. Only me. Only me. Ano yung more? Bakit may more? Kung gusto mo specific friends lang yung makikita. Yun yun. Okay. Siguro pag may photo kayo magbabarkada tapos ayaw nyo makita ng lahat. Ng iba. Oh, pwede na pala yung ganun. Yun, very specific siya. Here naman, who can review? All your posts. All of your posts. Dito naman kasi pwede mong i-set, kunyari nag-post ka ng picture chang na magbabarkada kayo o yung mga bata, group photo, they can tweak if they can untag themselves. May isa kasi automatic matatag ka eh. Yes. Oo, pwede. Ayoko yun. Pwede bang paano matanggalin yun? Dito mare-review mo yung mga posts that where you are tagged. Pakita natin. Meron din dito yun. So, dapat nandun pa rin yung due diligence chang na every time na may alam mo na pinanggaling ka sa isang party, for example. Oo. At alam mo na-picture lang ka, kasama. Just be diligent din na, oy, baka automatic matag ako. So, medyo i-check-check mo na rin yung Facebook pala. So, basically, itong part na to ng Facebook, this is to allow you to set kung sino yung mga makakakita sa'yo at sa mga pinopost mo sa Facebook. Oo. All of these can be used to stalk you or to get information tungkol sa'yo that totoo can be used against you really in the future. Yes. Natitiktikan yung location mo kung nasaan ka. Through that, din yung mga anak mo naaaral kung saan nag-aaral. Yun pa, na-mention mo yung location. May mga bata, may mga cellphone. Dapat din naka-turn off yung location nila. To turn off your location services sa phone, sa Android, no, from the notification tab, swipe down lang, then sa gilid, andun yung location. Location. Then just turn it off. Pero bakit yung iba sinasabi, meron pa daw mas malalim na malalim pang kailangan settings dyan? Kasi minsan may mga app kang ginagamit na nag-automatic yung location. Yes, there are some applications kasi that get the location from the Wi-Fi network kung nasaan ka. So, ang maganda dyan siya, tuwing magpo-post ka na lang sa Facebook, automatic kasi ito sa check-in, i-turn off mo na lang din yung location para hindi na siya lalabas dun sa Facebook post mo. Metikuloso ka rin talaga dapat pagdating sa ganyang bagay kasi there's no one setting that can guarantee na talaga total na hindi na talaga lalabas kung nasaan ka eh. No? So, kailangan bawat isang post mo, OC ka rin na tinanggal ko na ba yung location doon. Yes. Kasi baka mamaya, in-off mo nga yung location doon sa pinaka-main notification bar mo. Oo. Pero yun sa Wi-Fi network mo naman, nabasa niya yung kung nasaan ka. Oo. So, konting konting tutok lang din, just be a bit more meticulous pagdating sa ganung bagay. Okay. Meron ng nauuso na YouTube Kids. Ang YouTube Kids kasi parang naka-pre-screen na yung mga lumalabas na mga videos. So you can download it from Google Play Store if you're using an Android phone or the Apple App Store if you're using an iPhone or an iPad. Yes. Pag nag-gagamit ng gadgets ang inyong mga anak, nakikita nyo rin. Nakikita niya, nakikita mo kung ano yung pinapanood niya. Saka napansin ko rin, kunyari, pag meron kang isang example na lang, kunyari ako, hilig ko bag. Kunyari, nanood ka ng isang bag. Okay. Yung magiging feed mo, lahat puro handbag na. Ayan, lumabas sa top siya, handbag, ABS, Vice Ganda. Kasi yun yung mga sinesearch mo, pinapanood mo. Yes. Alex Gonzaga, Judy Ann Santos. Ang tawag dyan is the YouTube algorithm. Ayun, algorithm. Niya yung the usual na pinapanood mo, and then yung next na video na ipapakita sa'yo is related to what you usually watch. Oo. Pero may dangers din yan. Especially kasi pag ang pinagmadali
madalas na ginagamit ng mga anak natin, nasa internet cafe sila. Yun. Oo, diba? Siyempre kung sino-sino gumagamit nung, diba, siya? Totoo. Oo, so malay mo yung pinanood nung... Before siya. Eh, medyo Ejo. Mga violent, diba, mga sexually suggestive na mga videos. Hindi mo pa rin kontrolado. You know? The only thing you can control are your devices. If your kid has an iPad or is using a phone, you can always go to the settings lang eh. Oo. So, then sa settings, go to YouTube, dito sa pinaka-profile mo dito sa taas. Uh-oh. Click on that. Autoplay. Autoplay. Then you dapat click on that and then you can just turn it off. Turn it off. Bakit importante yung ino-off yung autoplay na next video? Para kontrolado mo kung ano yung papanoorin mo. Kasi yung YouTube, based on its algorithm, will show you dire-diretso. Ano naman yung remind me to take a break? Every 2 hours. Kadalasan yan yung pinaka-minimum niya, no? Uh-oh. Ito naman din siguro for ano lang, time management, siya. Kasi minsan ang YouTube very entertaining. Alam mo na, nandiyan ka na rin, di ba? Kailangan, i-control. They also have to do their homework. They also have to maybe go out and have their own activities, di ba? Yes. So, maganda yun. Yun yung use, no? And also sa mata natin, siya. Oo, totoo. Kaya ako nagsasalamin pag nagtitelepono tsaka para napoprotect din yung mata. Ako, magpa-check up kayo kay Dr. Jessica D. Naisingit ko talaga si Ideal Vision. Maraming salamat. Ayan na. Mahahapi si doktora dyan. Next! Isa pang setting sa YouTube na dapat natin i-pick, no? When you go to settings, go to general. You can go to restricted mode at i-turn on natin yan. Ililimit niyan yung mga videos na mga naka-flag na or alam na medyo hindi ganun ka kaganda ang content. Hindi na makikita ng mga bata yan sa pinaka-search results. And ang maganda sa restricted mode also, malilimit din yung mga comments na mga hindi maganda, mga troll comments sometimes, yes. Diba? Ngayon naman, dun tayo sa browser. Safari, Google, Yahoo, yung mga ganyan, di ba? Dun kasi sa Google, meron dun isang setting sa gilid. Kiklik mo siya. History, makikita mo na dun lahat ng mga websites na binisita nung anak. Sa iPad, meron din ganyan, di ba? Yes, nakikita mo rin. Actually, sa YouTube, meron din. Makikita mo kung anong history. So, dun mo malalaman agad, ay nako, ito mga pinapanood ng mga anak ko. At pag ini-erase po nila yon, matakot na kayo kasi alam nila. Pero pwede rin pala yung mga iPad nila connected sa gadget ng tatay. Ayan, yes. Yung sa asawa ko, ganun eh. Sa Apple kasi madali yung parang interconnectedness of the system. Mm-mm. Actually, yung mga applications tayo pwedeng ma-download para file sharing. Yes. To monitor directly the activities of our kids while they're using their smartphones or their tablets. Ang magandang masasuggest ko siyang yung parental control application by BitGuardian. You're going to set up your account as a parent and your kid will also set up as his or her account as a kid. Mm-hmm. And then, pag naka-connect siya sa internet, you will also be connected, syempre, di ba? Tapos, through that, i-allow lang niya na ma-access mo rin kung ano yung mga nakikita niya. So, the key dito is for your kid to also be open to you. Hayaan niya rin na ikaw makita mo yung ginagawa niya. Ganya, oo. Pwede ba yan between, kunyari, an iPad and Android? Yes, so it's cross-platform naman. Cross-platform. Basta pareho kayo na meron itong application na to. So, dito sa application na to, makikita, pwede kang mag-block ng certain applications na ma-access niya, no? Ayan, katulad niyan yung app block o yung app install. Block-install pa lang niya, naka-block na. Meron din. Kung babayaran mo yung application, kasi it's a free app, no? Makikita mo rin kung nasaan na siya, di ba? Or pwede ka rin mag-create ng time schedule kung kailan niya lang pwedeng magamit yung phone niya. Napansin ko, parang merong panic. Ano yan? Your kid can just click on that and then automatic may magsisend sa'yo ng message na ka-endanger yung kid mo. Oo. So parang pwedeng meron kang iset na number dyan na in case meron, wag naman sana, may mangyari sa anak mo, ma-aksidente or what, pwede niyang i-press yung button na yon, tapos mag-a-alert dun sa ka-connect na gadget ng number mo talaga. Diretso. Basta basically, kailangan tutukan ng mga magulang at alamin. We can only do so much to ensure talaga the safety of the kids. Or kahit tayo online, we can tweak our privacy settings as much as we want to make it as private as we want. Pero pagdating kasi sa mga bata, nagsisimula yan sa relationship natin sa kanila. Nagsisimula yan sa openness to communication. Not just being there, but talking to them on what they're doing. Mm-hmm.
on or who they're talking to. Ano yung pakaimportante nun. And then yung, siguro kausapin natin yung mga bata, it's in a way na it's warm enough for them to feel that they can trust us. Kahit na anong setting na gawin natin siyang pagka hindi talagang sila nagtitiwala sa atin or siguro kung gusto talaga nila may gawin, gagawa ng it will break our hearts as nanay and tatay, di ba? Challenge for parents to level up, to also learn what our kids know, and also be present. Hindi lang sa mundo natin physical, but also in their digital world. Ayun. Ako, thank you so much, Marka. It's always a joy thank to share you. What I know. Maraming salamat. Thank you talaga. Bago lamang po natin i-end ang ating vlog for today, gusto ko lang pong pasalamatan kayong lahat sa napakaraming nagpadala ng entry para doon sa ating bag giveaway. At ang lucky winner ng ating bag ay si Feline Kelyakay ng Bohol. Congratulations! Intayin mo yung aming email mula sa Fun Chang Ami kung paano mo makukuha ang iyong bag. Sana sa mga parents na kagaya ko, nag-enjoy kayo sa ating vlog. Marami kayong mga nakuhang mga tips kahit napaka-busy ng ating schedule, kahit na ang dami nating ginagawa, yung mga nanay na kagaya ko na nagmumultitask na alam natin minsan lahat na ginagawa natin para sa ating mga anak. Importanteng na kakaroon tayo ng time na nawi-witness natin yung mga ganitong milestones sa buhay nila, yung una silang natutong mag-basketball, unang natutong mag-bisikleta, kasi sa akin talaga napakahalaga yon, sobra kong chine-cherish yun na kailangan talagang nakita ko yung moment na yon. At gusto ko rin na maalala ng mga anak ko na nandun ako nung mga times na yon. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung mga tinatawag ako ni Adi nung maliit siya, pagka isasabihin niya sa akin, ito na yung nagagawa niya. Si Kyle, ganun din, and si Seiya. Let's always find time para sa ating mga anak. And also, sana rin marami kayong nakuhang mga tips dun sa binigay po namin sa inyo kasama si Mark Macanas ng Tech Pinas kung paano natin mas lalo pang kailangang maging safe itong digital world para sa ating mga anak. So, until our next vlog, maraming salamat. Give us a thumbs up if you like this video. Mag-subscribe sa aming YouTube channel. It's Fun Chang Ami. And turn on the notification bell para malaman nyo agad-agad na meron kaming bagong mga naka-upload na videos. Maraming salamat nga pala sa Coffee Project. Ayan, nakapag-shoot kami dito. Maraming salamat sa uulitin. O, diba? Ingat po kayo. God bless everyone. And always remember, be inspired, be bongles, be fun Chang A all day, every day. Mwah!